Mas be aware po tayo dito mga idol, no, kasi po baka masayang lang yung effort nyo kung ginagawa nyo din po to. Kaya mahalaga na malaman nyo po to mga idol. Meron po kasi tayong napanood na isang content creator na napakabilis niyang na-meet yung requirement sa in-stream ads, which is yung 5,000 followers at 60,000 minutes views. Dahil nga po, napakabilis na nag-viral yung kanyang mga video. Pero, na-reject po yung application niya sa in-stream ads. Yes, mga idol, no? Nasayang lamang po yung effort. Sobrang bilis niyang ma-meet yung requirements, kaso hindi naman po na-approve yung kanyang application sa monetization. Ano nga ba yung ina-upload niyang content? Bakit ganun yung nangyari sa kanya? So, mga idol, ang ginagawa niya po is kumukuha po siya ng video like yung mga basketball video, mga idol, na hindi po sa kanya. Pagkatapos, ine-edit niya po. Then, pagka-edit niya po, mga idol, yun po yung pinopost niya sa kanyang timeline. Ibig sabihin, mga idol, unoriginal po yung kanyang mga content. So kaya naman po mga idol, nung nireview po ni Facebook yung kanyang account, ay hindi po siya naaprubahan. Kasi nga po mga idol, kitang-kita na hindi po sa kanya yung mga videos. Kaya naman kung ito ay ginagawa mo din, kumukuha ka ng mga series, movies sa ibang platform mga idol, iwasan nyo po yan dahil masasayang lamang po yung effort nyo kung sakaling ma-monetize kayo ngayon mga idol, magkakaproblema po kayo sa monetization nyo. Maaaring ma-freeze yung earnings nyo dahil magkakaroon po kayo ng violation. Okay? So mga idol, share mo yung video na to para aware po yung mga kapwa natin small content creator para hindi masayang yung kanilang effort. At follow nyo na rin ako para updated kayo sa aking mga Reels video. Thank you!